Bakit hindi ka kumain kasabay ko? Malamig na ngumiti si Paula at naglakad palapit dito. Iniwas nito ang tingin sabay sumagot. May trabaho pa ako. Your work can wait though, sabi niya. This one is more important. Wow, so you're saying work is more important than your wife? That's cold. Kaya naman pala walang masabing hindi maganda tungkol sa binata, ang mga naging girlfriend nito, dahil wala naman itong ibang ginawa, kundi ang magtrabaho. Alexander slowly moves his head back, while Paula smirks seductively and placed both her hands on the armrest of his chair, effectively cornering him. Breathlessly, Alexander asked, "What are you doing?" Malandi na tinignan ni Paula ang labi ni Alexander, sabay kinagat ang kanyang ibabang labi, bago muling tumas ang tingin sa mga mata nito. "I'm trying to kiss my husband, who's very hardworking and didn't even want to eat with his newlywed wife." "Why?" "Because I can't wait any longer for our honeymoon. My handsome husband, will you allow your gorgeous wife to kiss you?" "Ahem, Mr. Montero, we can continue this meeting at another time." Pero silang napatingin ni Alexander sa laptop nito na nakapatong sa lamesa at dun lamang nila napagtanto na nakabukas iyon at nasa Zoom meeting pala ang binata. Kitang-kita ng mga naka-join ang ginagawa nila. Kung bago ka pa lang sa channel nito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanatay, natuloy na nga ang plano ni Paula na magpakasal sa uncle ng kanyang ex-boyfriend upang magigante at para iparamdam dito na hindi siya kawalan sa buhay ni Paula. Chapter 2. Nagpaalam na si Alexander sa judge, sabay kinuha ang kamay ni Paula at hinila ito palabas ng opisina. Ngunit bago pa man sila makalabas ay, nagsalita ang judge. "I'll just send a copy of your marriage contract to your house." Nasinagot naman ni Alexander ng, "Okay." Habang nasasakyan ay, natulala pa rin si Paula at hindi makapaniwala sa mga nangyari kanina. Hindi niya naman lubos akalain na tutuhanin nito ang pagbibiro niya. Hanggang ngayon tuloy, nanghinap ang tuhod niya. Hindi nakatakas sa paningin ni Alexander ang pag-abot ng dalagang nasa tabi ng sariling labi at hago doon. Nagtataka siya sa ikinikilos nito dahil kung kanina'y parang uminom ang dalaga ng 10 piraso ng Cobra Energy Drink dahil sa sobrang energy. Ngayon ay parang nasa kabilang universe ng kaluluwa nito. "You can get all your belongings at your house tomorrow and bring them to mine so you can move in as soon as possible." Pagsisimula ni Alexander na nagpabalik sa diwa ni Paula. "Move in? To your house?" "Yes, starting today. We'll be living under the same roof until you decide to file for divorce." "Ha? Huh? Bakit?" "Maybe because we're married. I am your husband and a married couple lives together." Sarkastiko ang tono ng boses ng binata. "No, I mean, bakit kailangan pa natin na tumira sa isang bahay? Eh, nagpapanggap lang naman tayo." "Do you expect people to believe we're married if we live separately? They could easily think I fake everything." May point ka naman ito. Wala silang dating rumors ni Alexander noon, tapos bigla na lang silang kinasal. Malamang walang maniniwala, unless may proof. Pinag-isipan ni Paula ang mabuti ang sinabi ni Alexander. Saka lamang siya nakapag-decide nung huminto ng sasakyan nito. "Okay, sabay mo ako titira." Alexander looked at her with a deadpan face while unbuckling his seatbelt. Tumingin si Paula sa labas ng bintana at napagtanto na nasa isang malaking mansyon sila. Unang lumabas si Alexander sa sasakyan kaya agad siyang sumunod. "This is your house?" Gulat na tanong ni Paula kay Alexander na tipid na tumango. Pagpasok nilang dalawa sa loobay, sinalubong sila ng isang matandang babae na tinawag ni Alexander na Mang. "Mang, this is Paula Miller Montero, my wife. She live with us here starting today." Pakilala sa kanya ni Alexander na nagpalaglag sa panga ng matanda at nagpabalik-balik ng tingin sa kanilang dalawa. Awkward naman na napangiti na lang si Paula. "Ano ka mo? Ano mo siya?" "Asawa po." Tugon ni Alexander at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay namula ang pisngi ni Paula lalo nang ipulupot nito ang braso sa kanyang bewang.
Kailan ka lang nag-asawa, iho? Kanina lang po. Pakibantayan naman po muna ang asawa ko. Baka maligaw. May kakausapin lang po muna ako. Babalikan ko yan mamaya. Bilin pa nito sa matenda na para siyang alagang aso na binili sa kapitbahay. Hey, why are you treating me like some kind of object? Sumimango siya kay Alexander na sinimangutan lang din siya. Pasensya na po sa asawa ko. Paghingi ni Paula ng pasensya sa matanda nung iniwan na sila ni Alexander. Naku, sanay na ako sa batang yun anak. Natatawa na sad ang matanda. Hindi talaga ako makapaniwala na may asawa na pala sa Alexander. At aba, napakaganda mo pa. Daig pa ng batang yun na naka-jackpot sa loto. Nahiyang ngumiti siya at nilagay sa likod ng tengang ilang takas na buhok. Salamat po. Kayo pa lang din pong nakakaalam na nakasal na kami maliban doon sa nagkasal sa amin. Mas gusto po kasi naming mag-asawa na private lang ang kasal namin. Naku, masyado nga kayong private mag-asawa. Biruin mo, maging kami. Kasama ni Alexander sa bahay ay hindi alam na kinasal niya siya. Humahalak ka kito. Mabuti pa at sasama na kita sa silid ninyong dalawa. Pero bago yon, may gusto ka ba munang kainin? Umiling siya. Wala po. Busog pa po ako. O siya, sige. Sumunod ka sa akin at sasamahan kita papunta sa kwarto niyong mag-asawa. Sumunod naman si Paula sa matanda na panay ang daldal tungkol kay Alexander at kung gaano ito care na umuwi sa bahay dahil sa penthouse daw nito ito nananatili. Malawak ang kwarto ni Alexander na magiging kwarto daw nilang mag-asawa. Halos puro black at white ang kulay ng mga gamit at maraming libro. Sa gitna ay may king size bed na puti ang covers. May sarili ring malawak na banyo na may bathtub. Buong maghapon na hinintay ni Paula na muling magpakita sa kanya ang asawa sa lawak ng mansyon ay hindi niya mahagilap subalit sumapit na lamang ang gabi. Natapos na lang siya mag-dinner kasabay ng mga kasambayay. Hindi pa rin ito nagpakita. Kung kaya'y hindi na nakatiis si Paula at hinanap na ang kanyang asawa sa mga kasambahay. Sa opisina lang pala nito sa bahay nito ito nagkukubli. Kung kaya matapos niyang mag-shower ay dumiretso siya sa office ng kanyang asawa upang gulhin ito. That's my shirt. Puna ni Alexander sa suot niyang damit. Tinignan ni Paula ang sariling suot kapag gawan ay malambing na umisi sa binata. I know. I am wearing your boxer shirts too. It's too big. Bakit yan ang sinuot mo? Kunot noon na tanong nito. Mahabang damit ng binata at malaki para sa kanya. Kaya kung titingnan ay para lang siyang nakapanty. Pero suot niya naman ang bagong boxer shirt ni Alexander. Maging ang chanelis na pambahay nito ay suot niya rin. Because, my dear husband, I don't have any clothes with you. She didn't allow me to prepare before bringing me here. You should ask my driver to buy you clothes. Why? Your clothes are comfortable to wear. Don't you want me to wear your shirts? I can take this off now. I don't mind being naked here, since it's just the two of us. Pang-aasar pa ni Paula sa asawa. Ngunit ang totoo ay, hindi naman siya maghubad. Asa pang lalaki. Inaasar niya lang ito dahil hindi mo lang siya hinayang makapag-prepare bago sila ikasal. Alexander cleared his throat. It's not like that. You can wear them. Malambig na ngumiti si Paula at naglakad palapit dito. Bakit hindi ka kumain kasabay ko? Iniwas nito ang tingin sabay sumagot. May trabaho pa ako. Your work can wait though, sabi niya. This is more important. Wow, so you're saying work is more important than your wife? That's cold. Kaya naman pala walang masabing hindi maganda tungkol sa binata ang mga naging girlfriend nito dahil wala naman itong ibang ginawa kundi magtrabaho. Alexander slowly moved his head back while Paula smirked seductively and placed both her hands on the armrest of his chair, effectively cornering him. Breathlessly, Alexander asked, "What are you doing?" Malandi na tinignan ni Paula ang labi ni Alexander, sabay kinagat ang kanyang ibabang labi, bago muling tumaas ang tingin sa mga mata nito. I'm trying to kiss my husband. He's very hardworking and didn't even want to eat with his newlywed wife. Kinakaban din si Paula sa kanyang ginagawa, pero ewan niya ba, at enjoy na enjoy siyang gawin iyon. She loves the reaction on his face every time she tries to do something naughty. Bagong paborito niya ata ito, at idadagdag niya pa rin sa kanyang hobby ang guluin sa Alexander na ngayon ay asawa niya na. Why? Because I can't wait any longer for our honeymoon, my handsome husband.
Will you allow your gorgeous wife to kiss you? Mr. Montero, we can continue this meeting at another time. Para silang napatingin ni Alexander sa laptop nito na nakapatong sa lamesa at doon lamang nila ng pagtanto na nakabukas iyon at nasa Zoom meeting pala ang binata. Kitang-kita ng mga nakajoy ng ginagawa nila. Mabilis na lumayo si Paula mula sa asawa at umayos ng tayo. Namumula ang pasingin na tinignan niya si Alexander na tulad niya gulantag ni ng mukha. Dali-dali na tumakbo si Paula palabas ng opisina ni Alexander at hinayaan itong mag-isa roon. Naiwan si Alexander sa harapan ng kahiyan na sinimula ng kanyang asawa. Mr. Montero, are we already bothering your time with your wife? Tanong ng isang American entrepreneur na nakamiting at business deal niya. I apologize for insisting that we will have a meeting tonight. You should have informed that you had get married soon. We could send our regards and didn't squander your time. It's not like that, Mr. Michaelson. We will conclude this meeting now. Don't worry. I will sign the contract and instruct my secretary to handle others matters related to it in your behalf. You can rest assured and enjoy your evening with your wife. Please also convey my apologies to her. Hindi alam ni Alexander kung ano pang kanyang magiging reaction nung isa-isa nang mag-congratulate sa kanya ang mga ka-meeting bago tinapos ang pulong. Alexander should be grateful that the entrepreneur signed the contract without any resistance. But his entire face was burning with embarrassment due to what had happened earlier. It's the first time he felt this embarrassed, thanks to his wife. Abala si Paula sa pakikipagkwentuhan sa kanilang mga kasambahay sa kusina nang ipatawag siya ni Alexander papunta sa opisina nito. Nakanguso siyang harap ito habang nakakunot naman ang noon ni Alexander sa kanya. Nagtatampo siya rito. Paano? Hindi ito natulog sa kwarto nito kagabi at siya lang mag-isa roon. Hindi naman gusto ni Paula na katabi niya itong matulog pero na-offend siya kasi kung makaiwas akala mo ay may nakakahawa siyang sakit. Hindi nakatiis ang binata at nagtanong, "What's with the long face?" "Ewan, tanong mo sa guest room mo." Masungit na sagot ni Paula. "What?" Halatang nagugula ng binata na walang ideya kung bakit siya naiinis. Umirap lang si Paula. Nagpakawala ng buntong hininga si Alexander na iniisip na kaya galit sa kanyang asawa ngayon dahil sa nangyaring kiyan kagabi na hindi niya naman kasalanan dahil ito naman ang nagsimula. Tumayo si Alexander mula sa pagkakaupo sa office chair at lumapit sa harap ng asawa. "Here, sutin mo ito." Wika ni Alexander, sabay inabot kay Paula ang isang maliit na box. Nung binuksan ni Paula ay diamond ring ang laman. "Binili ko yan kahapon pero hindi na umabot sa kasal natin." Paliwanag ng binata. "Hindi mo isusuot sa akin?" Kinuha ni Alexander ang singsing mula sa box. Bago iabot ang kanyang kamay na nung sandaling magtama ang kanilang balatay, biglang nakaramdam si Paula ng kakaiba. Parang may kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Pinagmasdan niya itong isuot sa kanyang singsing at hindi ni Paula mapigilan ng hindi mapangiti. I mean, who would imagine? She was just brokenhearted a few weeks ago because she caught her boyfriend cheating on her with her best friend. And now, she's married to his ex-boyfriend's uncle, who is a perfect gentleman and nonchalant in a good way. At wala ring nararamdaman na sakit si Paula dahil sa nangyari sa kanila ni Calix. Perhaps her feelings had waned long before due to Calix's stiffing possessiveness and he was too controlling, which restricted her career growth. Ironically, it was Calix's trade in the end, betraying the trust she had placed in him. "It looks good in your finger," komento ni Alexander nang may isuot ng singsing sa kanya sabay haplos sa kanyang daliri gamit ang hinlalaki. Kinagat ni Paula ang ibabang labi at tumango bilang pagsang-ayon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at ang inis na nararamdaman kanina para sa asawa ay naglahaw na parang bula. Paglalambing lang ng boses nito ay nawawala agad ang inis niya. Gayon kung mainis siya noon ay umabot ng ilang linggo bago muling mawala ang init ng kanyang ulo. Paula wonders what's with Alexander that softened her immediately. "Since we're already married, maybe we should have endearment too to make our marriage more believable?" Suggestion ni Paula. "Your name is already nice. Bakit kailangan pa natin ng ganyan?" Napairap si Paula. "Uso kaya yun ngayon? Paano mo ba i-address mga ex-girlfriend mo noon? Better name? Pwes, dapat may endearment ka sa akin kasi. Ayoko ng name lang. Pangit pakinggan. Parang mag-tropa lang tayo, hindi mag-asawa." Mabagal na tumungo si Alexander. "Kung ganun,
Anong gusto mo na tawag ko sa'yo? Sandali siyang nag-isip. May trauma na siya sa babe. Ayaw niya na ulit iyon. Pwisit na Calix yun. Binigyan siya ng trauma sa endearment na yun. Love? Bulalas ni Paula. Love is cute. Pag maraming tao, love ang itatawag ko sa'yo. Parang old money ko ko lang dating. Tumango ulit si Alexander bilang pagsang-ayon. Paano pag tayong dalawa lang? Just address me by my name. Sagot niya. Pwede rin namang langga. Depende sa mood mo. Kung feel mo langga mo na ako, then, langga itawag mo sa akin. Banat niya. Okay, may love and langga. Habang nasa loob ng kwarto at nakaupo sa king-sized bed, hindi maalis ni Paula ang mga mata sa singsing niya. It looked so pretty. The ring was so beautiful. Makinang din ang diamond nito. Inabot niya ang cellphone mula sa bedside table at kinuna ng litrato ang kanyang kamay. She shared a photo on her Instagram story with just a simple nail emoji caption. And her ring quickly gained the attention of her fans. Her fans were quick to speculate that Calix had already proposed, but some skeptics among them contended that this was unlikely, since Calix and Angela had recently been spotted on a date in France. What's running on your mind again? Parang napapagod na tanong ni Alexander nang makita niya na naglalakad papalapit dito at nakangisi habang suot na naman ang damit nito. Sa ilang linggong pananatili ni Paula sa bahay nito, walang araw na hindi niya binigyan ng sakit ng ulo ang kanyang asawa. I have an idea, love. Nakangisi na sabi niya. What it is this time? You're not going to ask me to comment on your post again, right? Kabay kinulit niya itong gumawa ng Instagram account na ngayon ay may million followers na at pinag-comment niya ang binata sa post niya. No, this is more exciting than that. What? Alexander was in a state of shock when she suddenly startled his lap, then rested her chin on his shoulder. Now, this is what we call the soft launch. Nagpicture siya habang nasa ganun na posisyon. Nagboomerang at nilagay sunod-sunod sa kanyang IG story na may caption na, after a tiring day, resting your husband's shoulder, like this is a must. Sabay nakatagpa ang bagong gawang account ni Alexander. Nang magawa ang plano ay tumayo na siya at naupo sa tabi nito. Nagtataka na tininan siya ni Alexander dahil halos hindi na ito huminga at hindi gumalaw. Are you okay? Tanong niya sa binata. Tumikim ito at bahagyang tumango. Yes. Next time, warn me if you're going to do that again. Okay. I'm gonna tell you once I feel like riding you again. She sneered. At dito na nga po nagtatapos ang kabanata 2. Ano kayang magiging reaction ni Calix kapag nalaman nito na naikasal ng kanyang ex-girlfriend sa uncle nito na si Alexander? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!